morning, mga ka-planters. So, naging busy po kami nito mga huling araw kasi nag-ayos kami ng aming garden. So, binago ko po ang tayo ng ilang mga garden kasi nagiging masukal natin na yung guys yan. So, dati yung naandito, yung devil's backbone, inalis ko na po at pinalta ko na nito yung spider plant yan. So, natira dito itong mga bromeliad at saka ito, yan. Then, ito, yung mga tanim ko dito, inalis ko na rin po at ang inilagay ko na ay yung paso para magluwag-luwag naman po ng space. Sama-sama na dito yung mga nasa pasong, yan. So, dito, cactus at sa palibot naman yung mayana kasi ito ay mayana. Anong tawag dati dito? Sa sipon? Ay, nakalimutan din. Yan, pag kami inuubo, ito po ang gamot. Yan, dinitik-tik po yan. Tapos nila pinipiga. Lalaho ka ng kalamansi. Kung nakalimutan ko po kung anong tawag dito. Dito, yung halaman dito sa tabi ng abokado, inalis ko na. Bala ko na rin po itong alisin at lagyan ng yan. Ipapalit ko po itong medyo nagiging huli na po ang plantita dahil sa dami ng pinagagawa. Hindi naman tip lang ito. Caricature yan. Nako, natumba ang devil's backbone. Dahil mahaba na po siya. Minsan hindi na kaya ng katawan niya. Yan. Nilagay namin dito sa paikot ng alatiris. Yan. So, maganda na rin po itong mga halaman ito. Yan. At ito nga palang halamang ito, mapupulan daw sa ilalim. Pwede na rin po. Yan, ilagay ko naman dito. Kakunti na. Medyo nalalanta na po itong ano, hindi na didilig. Didiligan natin. And also, ito pong tanim namin dito sa, yan. Nagdagdag na rin po kami, nagdagdag dito ng mga pananim. Ito po yung money maker. Hindi siya money maker, no? Nakakalimutan ko, dito mga cactus. Hindi matakaw sa dilig. Medyo mahirap po kami sa tubig. Yan. Pinipay ko po ito na crotons na dilaw. Saliit na rin po ako dito ng kulay violet para sa yan, ubuhay na rin siya. Guys, mga ka-planters. So, yan. Ilagyan na namin ng gulong. Oh! Yan. Buhay na rin siya, guys. Mga ka-planters.
kahit sobrang init, ibubuhay na rin namin kasi nung ilipat namin dito ay buhay na siya. Kaya puro matitibig sa init. Then, dito naman sa mga crotons dito, nakasurvive naman sila sa init dahil ang crotons ay matibay sa init. Nagkaroon lang na ilang, nagkaroon ng sakit doon, gagamot. Lalagyan na lang natin ng fungicide yan, baka may amag sa ilalim. Gagamotin na natin. Yan. Pag malalago na ito, dito na rin ako kukuha ng ipopropagate. Yung nga pala guys, kalamyas, namunga na rin. So, unti-unti na yan, next year, bubunga na rin yan, na maganda. And, yung kalamansi, yan, may mga bunga na rin. So, ito medyo parang nagkasakit. Siguro sa ilalim niyan may ano, bacteria. Yan, dito na tayo kukuha ng ipopropagate natin. And din nga palang dahil malapit na ang fruiting season na naman, naalagaan namin ang gusto ang dragon fruit. Para magbunga siya ng maganda this fruiting season. Naglagay na rin kami dito ng abono. Complete at urea. Kasi may ilang dragon fruit na kasi ko namamayat. Pero dito, naninilaw. Malaki na rin guys ang inilago nito. Nung isang taon kahit bago pa lang siya, 1 year pa lang, o 8 months, nagbunga na ng maganda. So, hopefully, ngayon, sunod na fruiting season, mas madami pa siyang ibunga. Para makabawi-bawi naman tayo sa mga gastos. Yan. Nakaka-recover na siya. Nakakalaman na. Siguro mga isang linggo mag-abono ulit tayo. Lakat na namin yung mga dulo nito para mag-ready na siya sa susunod na buwan. Ito nga po pala, ito yung mga rust, ito yung mga fungus to, kailangan inaalis to. So sa iba, naglalagay sila ng fungicide. Kahit walang ano ako, hindi ko na nilalagyan. Naagapan na lang. So, yan guys, oh, malalago na ang mga dragon fruit. Hopefully, by March, mamulaklak na siya. Maduwin natin, marami na rin siya binubunga at marami na rin tayong nakukuhang bunga.
Hindi na nagkakatama. Naalis nila natin yun. So, ano siya guys, ma... Unti-unti na nakaka-recover ang dragon fruit. Nawawala na yung ibang maninipis. Dito nga pala sa Bayabas, nakapanguha na rin kami ng dalawang bunga dito. Hopefully, next year, mas madami na siyang ibunga. Yan. Hanggang ngayon, wala pang bunga. Rin nga po pala ang aking bodyguard. Good morning. Good morning, ma'am. Yan. Ang tagal po makabuhay, oh. Yun. Salamat. Tingal na po ang magbubomba bago maka alakan na nakuha ko ditong bunga. Dito. Malalaki ang bunga nito. Ito maganda padamihin. Tinan nyo guys sa mulberry. Oh. Nakakuha ko dito kahapon, kahaba. Tsaka mataba siya. Ayan o. Oh, yan. So ito magandang padamihin. Malalaki ang bunga. Nakatagpo din. Pag ito na trim natin, puro bunga yan ang lalabas dyan. Magandang business din yan. So, next year, hindi lang dragon fruit ang magiging income natin dito. May bayabas, may mulberry. Yan. Lahok-lahok na. May dragon fruit. So, hopefully. Ari nga po pala, ito yung white variety niya, oh. Ang dami na rin suloy, so kailangan maitanim na natin tong white variety ng dragon fruit. Ah, isa pa rin sa gusto kong alagaan ay kambing guys, kaya lang maliit itong nabili namin. Sana kung aring nabili ko, aring 200 na ito, dito ako magkakambing. Magtatayo ng kambing ha, kaya lang ano da? Ito, itong 200 na ito, maganda sanang kambingan. Ana, may mulberry tayo, may ano, hindi problema ang pakain. Oh. Kahit sa 1,000 na, ana. Check na ito, ano eh. Ano, sarap sana mag-alaga ng kambing. Nakakatama pala yung napapanood ko sa mga matatanda. Nakakapagpalakas daw sa kanila. Tama nga, kasi kahit hindi akin itong mga kambing, oh, natutuwa akong panoorin sila. Yan. Parang nakaalis ng stress sa magkakambing man. Sayang. Maganda sana ikatabi na dito ang ana-ana. Alagaan ng kambing. Ha? So, yun guys. May mga payat pa rin. Alusin na natin ito kasi ito naman ay lalaki. Guys, yung mga kambing, hindi na po amin ito. Dami na. Medyo nakaka-recover na ang
natin to. Wala akong dalang cutter. Yan. So yun guys, yan, yan nag ito nga pa pala yung likod ng CR. Pwede yung ilagay dito sa likod ng CR ang ano, ang buhangin. Pwede yung ilagay dito sa likod ng CR para mabawasan. So yun. Ito nga po pala, napanood ko, maganda po pala itong ilagay sa ano, medyo rice table muna natin. Balak ko dun ipalibot yun. Tapos lalagyan ng bato sa palibot ng ano ng Coco Duat. Panggilid. Para maganda ang forma niya, hindi siya parang nakakalit lang. Next year, hopefully, bumunga na din ito dahil bumunga na ito, kaya lang hindi nagtuloy. Kailan siguro ito sprayan, ano? So, yan po guys. Medyo nag-aliwalas ng aming bukid dahil nag-ano kami na inayos namin. Yan o, dahil bulaklak ng variegated gumamela. Yan, inalis na rin namin dito yung mga kung ano mga nakatanim. Isa na lang itinira namin. Luluto nga po pala kami ng mais. Yeah.